Papakita ko po sa inyo kung paano mag-generate ng voucher code or gumamit ng voucher. Pasok lang po tayo sa ating admin. Kung mapapansin nyo, ito po yung ating daily sales. Medyo mababa kasi maulan po dito sa lugar namin. At click nyo lang po yung tatlong line sa bandang kaliwa. Lalabas po yung menu. Tapos punta po kayo sa voucher generator. Ayan. May na-generate na ako, may mga naka-ready na ako na voucher dito. Ayan. Itong mga voucher nyo to, pwede rin natin siyang i-delete. So, para makita po natin yung step-by-step process, i-delete po muna natin itong mga to. Para makita nyo po kung paano siya ginamit. Ayan, deleted na siya. So, gagawa tayo, gag-generate ulit tayo ng bagong code. Click nyo lang po yung generate voucher. Price. Halimbawa po, ang voucher po kasi 7 days dito sa amin is 100 pesos. Oops. And then, so, pag days lang pinag-uusapan, syempre po, days ang ilalagay natin. And then, voucher prefix, huwag nyo na pong lagyan. Itong data capping po, yung pinaka-limit ng voucher. Halimbawa po, sa isang voucher, makukonsume niya lang is 1 GB per week. Dito po yun, kung gusto nyo pong i-adjust yung data per voucher. Ang nakalagay ko po sa akin dito is unlimited. Sa loob ng 7 days, unlimited yung data na makukuha niya. No, wala pong limit. And then, itong download tsaka upload, syempre ito po yung speed niya. Yung ma-acquire ni client sa ating, sa pagbili ng voucher, sa ginamit niyang voucher. So, download, ang nakaset po dito sa akin is 1 Mbps. Pero kung nababagalan po kayo sa 1 Mbps, baguhin nyo lang po siya. Kasi 1,000 katumbas po nun is 1 Mbps. Lagayin nyo lang is, kung gusto nyo is 5 Mbps, 5,000. Sa upload, medyo taasan nyo na sir kasi bibihira lang naman yung upload kaysa sa download. Mas mabigat kasi yung download, kumain ng data kaysa sa upload. Ang nilalagay ko kasi dito sir is, 25 Mbps. 25,000. So, nasa inyo yun, sir, kung gaano kataas yung maximum na speed na yung ilalagay nyo rito sa upload. Kasi bibihira lang naman siya gumana sa atin. Puro download lang kasi yung madalas. 25 Mbps. Ayan. Tapos, number of vouchers. Ilang kopya ng voucher ang gusto mo sa loob ng natigi 100. Ito yun, number of vouchers. Halimbawa, limang pirasong tigi 100 na voucher. Ayan. Itong expiry, huwag mo nang i-click cancel kasi automatic na ma-expire naman siya sa loob ng 7 days. And then, generate. Ayan, Sir Mark, makikita mo ngayon yung limang piraso na tigi 100 na na-generate mo. Ngayon, itong mga code na nandito, yan ang ibibigay mo sa customer. Halimbawa, number 1 natin, N1T6RRDJ. So, status niya is unused. Ngayon, ika-copy mo lang yan. Copy. Tapos, ipipaste mo doon. Halimbawa, kung ikaw na yung client, kung ikaw na yung gagamit, ipipaste mo lang siya doon sa voucher. Wala yatang voucher to, hindi naka-active. Hindi ko in-activate yung voucher, sir. Basta doon lang siya sa may voucher na box. Replace mo lang siya doon. Ganun lang siya gamitin.